paalala po sa ating mga motorista. Magdoble ingat kayo sa isang bahagi ng EDSA Magallanes Flyover. Ulitin ko, EDSA Magallanes Flyover. Paulit-ulit na aksidente na kasi ang naitala sa bahaging yon ng Tulay. Nakatutok si Steve Dailisan. Nitong May 24 na hulikam ng CCTV ng MMDA ang rider na ito habang tinatahak ang EDSA Magallanes Flyover southbound. Pagtawid sa kabilang lane, sumemplang. Pumailalim ang motorsiklo sa taxi pero himalang ligtas ang rider. Agad naman siyang inalalayan ng taxi driver. Wala pang isang buwan nang nakalipas, June 15. Mismong tauhan ng MMDA Metro Base na si Jimmy Lex Lising ang muntik nang mamatay habang dumaraan sa mismong flyover. Matapos ring sumemplang. Ligtas siya pero nagtamo ng sugat sa kamay. Mararamdaman mo na lang po na bigla na lang umotso yung gulong mo tapos madudulas ka na lang tapos baksa ka na kagad. Augusto naman, patawid sa kabilang lane ang isa pang motorsiklo. Nahulikam din ang kanyang pagsemplang hanggang sa pumailalim sa unahang gulong ng kasunod na bus. Tumilapon pa ang helmet ng rider. Sugat at galos ang tinamo ng rider pero matinding sira ang inabot ng kanyang motorsiklo. Salamat sa mga motoristang nagmagandang loob para siya isaklolohan. Di pa natapos ang serye ng pagsemplang sa naturang flyover dahil nasundan pa ito noong September 4 nang sumemplang ang motorsiklong ito na papatawid. Swerte at di nahagip ng mga humaharurot na sasakyan. Kinabukasan, September 5, dalawang motorsiklo naman ang sunod na naaksidente dito pasado alas 5 ng madaling araw. Ligtas ang kapwa rider na agad namang nakabangon. Oras lang ang pagitan sa northbound direction naman, isang motorsiklo rin ang sumemplang. Ang mga nabanggit na aksidente natataon tuwing basa ang kalsada dahil sa pagulan, pero meron daw mas matinding dahilang nakikita ang MMDA. Ito yung expansion joint dito sa EDSA Magallanes Flyover. Kapag naambunan yan o nabasa lang ng kaunti, eh talaga namang madulas. Kaya nga para sa mga rider ng motorsiklo na bumabalanse lamang sa dalawang gulong, kapag tinawid nila o nagpapalit-palit sila ng lane dito, eh napakadelikado kasi para yung lubak na iyong daraanan. Kaya nga kapag maulan dito, importante na magdahan-dahan ang mga motorsiklo para hindi sila maaksidente. Bali nakalubog siya sa mismong asfalto, sa mismong semento. Kaya kapag ka namin nadadaang motorsiklo ron, nalulubog yung kanilang mga gulong at nagiging sanhi ng kanilang pagkatumba o kanilang pag-aksidente. Kung hindi nila napansin na merong ganong bakal o joint, natutumba sila o na-aksidente sila. Ayon sa DPWH, nakaprograma na ang pagsisayos sa expansion joint para palitan ang formal joint na tatakpan ng aspalto. Hinihintay na lang daw ang 32 million pesos na pondo para sa rehabilitasyon at tuluyang magawa ito bago matapos ang taon. Habang di pa nasisimulan, iba yung ingat muna sa mga motorista, lalo tuwing maulan. Steve Dailisan, Nakatutok, 24 Oras.